Binagala ni Chloe ang kanyang pagmamaneho at kinuha ang phone niya gamit ang isa niyang kamay. Napalunok nga muna siya bago sagutin ang tawag ng kanyang pinsang si Andrea. Paglagay niya sa tabi ng tainga sa kanyang phone ay mabilis namang nagsalta si Andrea sa kabilang linya. "Can you please stop your car sa tabi? May gusto lang akong gawin, Chloe. I need to talk to you personally." Wika ni Andrea na nagpaseryoso kaagad kay Chloe dahil sa tono ng pananalita nito. Napatingin nga rin siya sa salamin sa kanyang unahan at nakita niyang nasa likuran lang ng sasakyan niya ang kotse ng kanyang pinsang si Andrea. Nakabuntot ito at dito na nga siya napilitang mag-signal light dahil tatabi siya. Hindi alam ni Chloe kung para saan ito. Isa pa, nakita rin niya si Ricky na sakay sa loob. Bigla nga niyang naisip na baka alam na ni Andrea ang ginagawa niya. Pero kung mangyari man daw iyon ay mas lalo siyang matutuwa dahil papabor daw ito sa kanya. Magkakawalaan daw ang dalawa at ito na ang magiging chance niya para lumapit kay Ricky nang walang iniisip na kung ano. Napangiti tuloy siya bigla dahil sa mga naisip niya. Maya-maya pa nga ay may biglang kumatok sa kanyang pinto. Nakita nga niya si Andrea na nakatingin lang sa kanyang windshield. Hindi niya binuksan ang pinto bagkus ay ibinaba lang niya ang kanyang bintana para tanungin ito kung bakit. "Bumaba ka, Chloe. May gusto lang akong itanong." Wika nga ni Andrea habang nakangiti at seryosong nakatitig sa kanyang pinsan na gusto niyang tirisin. "Ano ba yun, Andrea?" Parang ayaw pa ni Chloe na sundin ang kanyang pinsang kanyang kinaiinisan. Pero may kung anong kaba sa dibdib niya ang sumibol nang makita ang pagtitig nito sa kanya. Napilitan na rin si Chloe na buksan ang kanyang pinto at lumabas ang sasakyan para harapin ang kanyang pinsan. Napaisip na rin siya ng mga sasabihin dito at kung pangit daw ang maririnig niya mula rito ay sasabihin niya ang mga ginagawa nila ni Ricky na sigurado raw na ikabibigla nito. "Sorry na lang, Andrea, pero kung hindi ko magugustuhan ang sasabihin mo ay mapipilitan na akong ibunyan ang secret namin ng boyfriend mo." Sabi nga ni Chloe sa kanyang isip at sa pagharap niya kay Andrea ay doon na nga lang umalingaw-ngaw ang tunog ng pagsampal nito sa kanyang kaliwang pisngi. Sinampal siya ni Andrea ng walang pasabi at habang pinagmamasdan ng seryoso. Makikita ang galit sa mga mata ng dalaga at may gigil din ang naging pagkilos nito. Bakit mo ako sinampal? Bulalas ni Chloe na nag-init ang pisngi at nakaramdam ng sakit sa pangyayaring iyon. Napatras nga rin siya at nabigla sa ginawang iyon ni Andrea. Nakita rin ito ni Ricky at napabukas nga siya ng pinto ng sasakyan sa pagkaakalang kakausapin lang ni Andrea si Chloe. "Stop chasing Ricky. Do you think we're going to break our relationship because you're blackmailing him? Ricky already confessed to me about your plan, Chloe. And another thing, I'm not a kid anymore. If you think I will just ignore this and just cry in the corner, you are wrong. If you gonna tell Papa about this, what do you think will happen? Are you thinking that he will get mad at Ricky by showing those pictures that happened from a very long time ago?" Tumawa si Andrea na parang maldita habang sinasabi iyon sa harapan ni Chloe. Parang gusto pa nga niyang sampalin uli ito sa ikalawang pagkakataon. "Don't ever do this again or else you're gonna regret it. If I find out that you're still chatting with my boyfriend, you won't just taste a slap in your ugly face. I can do even more than that. Maybe, cousin. I'm a nice person, Chloe. But if you do something bad to the people who are important to me, it's a different story. If you flirted with Ricky again, I will forget that we are related by blood." Pagkatapos ng mga salitang iyon, ay umalis si Andrea na parang wala lang. Si Chloe naman ay napakuyom ng kamao dahil hindi pa siya nakakasagot kay Andrea. Humakbang na nga siya at hinabol ang dalaga para hilahin ito sa buhok, kaso ang kamay ni Ricky Mendez ang pumigil sa paglapit ng kanyang palad. Nakikita nga ang pagdidilim ng paningin ni Andrea at makikita si Ricky na kaagad siyang niyaka para ilayo sa kanyang pinsan. "Itigil mo na ito, Chloe. Matatanda na tayo. Siguro natakot ako noong una sa mga pwede mangyari sa mga gagawin mo. Pero hindi na ngayon. Tumigil ka na. Hinding hindi kita magugustuhan. Hindi mo mapapalitan ang pagmamahal at pag-aalagang binigay sa akin ni Andrea noon. At ngayon." Bulalas ni Ricky at harap-harapan nga niyang sinabi ito kay Chloe na biglang natigilan nang marinig iyon.
Kung sasaktan mo si Andrea, hinding-hindi kita mapapatawad, Chloe. Huling wika nga ni Ricky nang maramdaman niyang wala nang bigat ang braso nito. Makikita nga ang paglakad ni Andrea at Ricky pabalik sa kanilang sasakyan, habang si Chloe naman ay makikitang nakayuko, mapula ang kaliwang pisngi at lumuluha dahil sa mga nangyari. Hindi niya inaasahang mauuwi lang sa wala ng ganito kabilis ang kanyang planong pagkuha kay Ricky mula sa kanyang pinsan. Hindi rin siya makagalaw dahil paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang mga sinabi ng dalawa sa kanya. Puro na lang ba talaga laging si Andrea ang panalo? Naitanong na nga lang ni Chloe na napakuyo muli ng kamao nang pumasok siya sa kanyang kotse. Nakaramdam siya ng inis at nang humarurot na palayo ang sasakyan ng kanyang pinsan, ay doon naman siya napaapak sa accelerator na nasa kanyang harapan ng biglaan. Napaseryoso na lang siya dahil nakarinig siya na may sumalpok sa likuran ng kanyang sasakyan nang hindi inaasahan. Ang mga sumunod na pangyayari ay lalo ngang ikinaiyak ni Chloe. May motor na nabangga sa likod ng kanyang sasakyan at makikita nga ang katawan ng isang lalaki at babae na tumapon sa hindi kalayuan na duguan at tila walang malay. Nangyari nga ito dahil hindi muna siya tumingin sa side mirror ng kanyang sasakyan at dahil dito ay mukhang hindi kaagad siya makakabalik ng kalapan. Ano ba itong nangyayari? Kinakarma na ba kaagad ako dahil sa ginawa ko? Tanong na nga lang ni Chloe sa sarili na napaluhod na lang sa gitna ng kalsada ng oras na iyon. Naiiyak na nga lang siya sa mga nangyaring ito sa kanya. Kung iisipin naman kasi ay wala na siyang problemang pinansyal dahil sa mga ganap sa kanyang karir. Kaso, dahil sa pagkaingit niya sa kanyang pinsan ay nawala siya sa mga bagay na dapat na lang niyang pinagtuunan mula umpisa. Akala niya ay makukuha niya si Ricky. Kaso, mukhang isa itong pagkakamali na kailanman ay hindi mangyayari. Lalo na nga't naaalala niya ang mga sinabi nito sa kanya kanina. Mula nga sa kalsada sa tabi ng kabundukan, sa daanang namamagitan sa Mansali at Bulalakaw, ay makikita nga ang isang kulay pulang sasakyan na nakaparada sa tabi. May isa kasing bahagi rito na kung saan ay pwedeng huminto para pagmasdan ang malapit na kagubatan sa ibaba at ang magandang dagat sa malayo. Dito rin madalas nagpapahinga ang mga biyahero at ang sandaling iyon ay makikita roon si Andrea na umiiyak sa dibdib ni Ricky. Hinahaplos naman ni Ricky ang buhok ni Andrea. Napaiyak ang dalaga dahil kailangan para umabot sa ganoon ang gagawin niya kay Chloe. Pinsan niya pa rin daw ito, pero hindi na raw niya mapigilang mainis o magalit dito dahil sa ginawa nito sa kanyang boyfriend. Sige lang, umiyak ka lang. Mahinang sabi naman ni Ricky at kasabay noon ay ang pag-ihip ng preskong hangin mula sa ibaba. Mag-sorry ka na lang kapag okay na. I'm sure magkakaintindihan din naman kayo. Sabi pa nga ni Ricky habang nakatingin sa malayo. Nalulungkot din siya sa nangyari. Sino ba naman daw ang matutuwang mag-away ang magpinsan? Lalo pat pumupunta-punta rin si Chloe sa bahay ni na Andrea kapag may okasyon. Paano raw kapag nalaman ito ng kanilang mga relatives? Baka raw magkaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan at ito nga ang consequences ng mga nangyaring ito. Lumipas ang mga minuto hanggang sa tuluyan na ring tumunghay si Andrea na basang-basa ng luha ang mukha. Pasimple namang napatingin si Ricky rito at napangiti. Ang ganda mo pa rin. Wika ng binata at kaagad na napanguso si Andrea nang marinig iyon. Isang mahinang pagkurot ang ginawa niya sa binata at sinabing bulero ito. Anong gusto mong ulam? Ipagluluto kita mamaya pag-uwi. Tanong na nga ni Ricky na binigyan ng magandang ngiti si Andrea. Gusto raw niyang mapasaya ang dalaga kahit sa mga simpleng gawain lang. Gusto kasi niya magpasalamat dahil hindi nawala ang tiwala nito sa kanya dahil sa nangyaring iyon. Kahit anong luto mo naman ay magugustuhan ko. Siguro yung luto mo na lang na kapag matutulog na tayo ang mas gusto ko. Pabirong sagot ni Andrea na sinundan pa nito ng pagtawa. Si Ricky naman ay nabigla sa sagot na iyon ang dalaga. Puro kakalukahan. Nasabi na nga lang ni Ricky at inakbayan niya ang dalaga para sabay na pagmasdan ang magandang tanawin na nasa kanilang harapan. Bakit? Gusto mo rin naman iyon ah? Wala akong naririnig. Ayaw kong masira ang maganda mong image sa mga mata ko. Sabi ni Ricky na natatawang hindi sa mga pinagsasabi ni Andrea sa kanya. Binibiro lang naman kita. Ang mabuti pa ay sa labas ka ng room matulog. Mas gusto ko munang mapag-isa sa room mo. Sabi pa nga ni Andrea at napaseryoso ng tingin si Ricky sa kanya. Bahay ko iyon.
So what? Eh, hindi pwede. Baka masakit ang katawan ko pag gising bukas. Kita mong pagod ako sa paglalaro. Angal ka agad ni Ricky dahil sa pag-aakala niya ang seryoso si Andrea. That's only a joke. Alam ko namang hindi ka makakatulog nang hindi katabi ang beautiful mong GF. Sabi pa nga ni Andrea na may kitang masaya na muli ang mata. Paano ba naman daw siya malulungkot kung nandito't kasama na niya ang kanyang happiness na matagal niyang inasam? Baka ikaw ang hindi makatulog kapag hindi ako kasama. Banat naman bigla ni Ricky at doon na nga siya itinulak ni Andrea. Lakas mo ah, sumakay ka na at mamimili pa tayo sa bayan ng mga sangkap na lulutuin mo. Move fast. Opo coach, pabirong sagot naman ni Ricky at inirapan naman siya ni Andrea bago ito pumasok sa loob ng kanyang sasakyan. And nga pala, maghanap na rin tayo ng panlagay sa bahay na mga Christmas decors. Sabi pa nga ni Andrea at tumangon na nga lang si Ricky. Dahil kasi sa trabaho at basketball, nakalimutan nga niya na ngayon nga pala ay December na. Nabunutan na nga ng tinig sa dibdib si Ricky. Kaya ngayon, mas lalo na raw siya makakapag-focus sa kanyang pagbabasketball. Bigla nga rin siyang napatanong kay Andrea kung sino ang makakalaban nila sa sunod. Bansud ang next na kalaban natin sa darating na Wednesday. Baka naman matalo pa tayo. Hindi pwedeng matalo tayo. Lalo na't ang sunod na laban natin after ng Bansud ay kontra na sa team ni Kuya Maki. Pulalas naman ni Ricky na makikita ang excited na sa laban nilang dalawa ni Romero sa isang official game dito sa OMPL. Sigurado ako, hindi magiging madali para sa atin ang laban natin sa Nauhan. Naging maganda na rin ang laro ng mga kasamahan ni Maki Romero. At isa rin iyon sa dapat nating bantayan this coming Saturday sa home court nila. Sabi naman ni Andrea na hindi na rin makapaghintay sa labang iyon na natitiyak niyang hindi magiging madali ang kanilang pagkapanalo.